Parang ang linis-linis ng face mo, ang lambot niya sa face. So as in guys, talaga mabibigyan niya ng hydrate yung face mo. Meron silang tatlong variant, which is etong color green, aloe vera extract. Eto naman yung color yellow, and lemon extract naman siya. Itong color pink, which is yung rose extract. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Bianca. And if hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click mo na rin yung notification bell para updated kayo every time na maglalabas ako ng mga panibagong video. So for today's video, ayan, another video, another skincare review ulit tayo. So ayan, ang pag-uusapan natin ngayon na skincare is Eskinol na skincare. So sa Eskinol brand siya. And then guys, again, I'm not a dermatologist and hindi po ako talaga maalam pagdating sa skincare. I just want to share with you guys my experience and review sa mga product na sinashare ko. And do some research pa rin kapag magpe-purchase kayo ng mga product. And this video is not sponsored. So, itong mga i-review ko sa inyo or itong i-review ko na product is binili ko by my own money. Gusto ko lang share sa inyo yung reviews ko or experience ko sa product na ito. Pero ayun, anyways, ang aking skin type po is combination ng oily skin and normal. So, minsan is, normal naman yung skin ko, kung minsan naman oily. So, ayan, sa T-zone ko, oily skin talaga ako sa T-zone ko. Pero madalas, depende sa temperature, kung sobrang init talagang ma-oily talaga ako. So, ang aking i-review for today is yung product ng Eskinol Naturals. So, ang kanilang micellar facial wash. So, actually, last year pa yata siya lumabas. Pero hindi ko na matandaan kung kailan siya lumabas or nag-boom etong products na ito. But etong products na ito is ginamit ko last year and up till now, ginagamit ko siya sa aking face. And etong video na ito, sasabihin ko talaga is kung ano yung experience ko sa product na ito. So, ito nga yung kanilang micellar facial wash. And meron silang tatlong variant. So, ang una kong binili is etong color green. So, dahil talagang sobrang fan na fan ako ng aloe vera sa mga pagdating sa skincare. Kaya ito yung una kong tinry sa aking face. So, last year pa yon nung ginamit ko tong product na ito. So, meron silang tatlong variant, which is etong color green. Ito nga yung aloe vera extract. And ito naman yung color yellow na lemon extract naman siya. And etong color pink, which is yung rose extract. So, since nga is fan na fan talaga ako ng aloe vera, ito yung una kong ginamit. Etong color green naman is yung Eskinol Natural Hydrate Micellar Facial Wash. So, ito yung for dry skin. Kung yung skin type mo is dry skin ka, ito yung para sa'yo. So, ito yung micellar facial wash na para sa'yo. Sa kanilang variant ng Eskinol ha. And ito is Lux Moisture into Skin. Kapag Lux Moisture yung skin mo, and gently purifies and nourishes skin, removes oil, dirt, and makeup. And ito is with natural aloe vera extract. And as in, aloe vera talaga yung amoy neto and 0% alcohol. So, etong color green is, ang kiniklaim is hydrate. So, ayan, micellar facial wash for dry skin. Pero kahit hindi naman ako ganun ka-dry skin, guys, pero since fan na fan ako ng aloe vera, ito yung una kong binili at ito yung una kong tinry na micellar facial wash. So, ayan, extracted from freshly picked aloe vera, its hydrating formula gently purifies and nourishes to lock moisture into your skin. Totoo lang, ito is nakakapag-hydrate talaga sa face mo. Itong aloe vera extract, itong kanilang variant ng color green, nakakapag-hydrate talaga siya sa face. And kapag ginamit mo siya, alam mo yung parang banat, na banat yung face mo. Yung feeling na ang linis ng mukha mo, yung ganun na facial wash. O kaya nagustuhan ko din to. So kapag ginagamit ko tong micellar facial wash ng Eskinol, is kapag naglalagay lang ako ng formula sa aking face like mga BB cream or mga foundation, yung mga pang dark spot na mga liquid, ganyan, dun lang ako gumagamit na itong micellar facial wash. So, dahil hindi naman ako ganun kadalas na nag-makeup, unless kapag nag-film lang ako ng video or maalis kami or mag-church kami, dun lang ako nag-makeup, pero hindi naman yung
pang full pack na makeup. And kapag ginamit mo to, kahit na konti lang or hindi ganun kadami yung ilagay mo sa palad mo at ginamit mo, kahit hindi ganun kadami, talagang mabula na siya. And ayun, for me, kapag madami yung makeup mo or talagang pang full packan yung makeup mo, tas ito lang yung gagamitin mo, hindi siya ganun matatanggal lahat. Kasi kapag nagme-makeup ako, like for example, ang dami ng eyeshadow mo, ayan, hindi siya ganun matatanggal kaagad. So, bago ako maghilamos neto, kapag nakaganong makeup ako, yung mga eyeshadow, and ang ginagamit ko muna is yung micellar water, and then tsaka ako gumagamit netong micellar facial wash. So, gumagamit lang ako ng micellar facial wash kapag naglalagay lang ako ng formula sa face ko ng mga BB cream, ayan, kapag naglagay ako ng makeup. Pero kapag hindi ako naglalagay ng makeup, ang ginagamit ko is yung talagang panghilamos ko lang na soap. So, etong color green is for dry skin nga. Ito, for dry skin siya. Pero ito yung una kong ginamit at ito yung ginagamit ko rin talaga. Etong aloe vera. And ito is ma-hydrate niya yung face mo. And as in for me, talagang na-hydrate niya yung face ko. And feeling na ang linis ng mukha mo. Yung parang ang banat ng mukha mo. Ganun siya. So, ito namang color pink is pang-glow. Ayan, yung kiniklaim nito is pang-glow. So, kung meron kang skin na dull skin, ito yung para sa'yo. Ito, with naturals rose extract. So, ito yung brightens skin for a natural glow. So, ito yung nakakapag-glow ng skin and gently purifies and nourishes skin, removes oil, dirt, and makeup. So, yung main ingredients niya is extracted from freshly picked rose petals siya. And its soothing formula gently purifies and nourishes skin to help you achieve that natural glow. And nakakapag-glow din talaga to. As in, ito namang tatlong variant is sobrang nakakapag-glow din talaga siya. And ito naman is parang ito lang din siya, yung aloe vera, na nakakapag-glow din naman kasi itong aloe vera. Nakakapag-glow siya ng face and talagang ang linis ng mukha mo. So, kapag meron kang dull skin, ito yung para sa'yo. Itong glow or with natural rose extract. And if you have naman a oily skin, ayan, dahil oily skin din ako, ito naman is for oily skin. So, ito ay, kiniklaim niya is clear. Ayan, clear. Clear yung nakalagay sa kanya. So, ito naman is mattifies without over drying. So, totoo, minamattifies niya pero hindi siya sobrang dry. Kung meron kang oily skin, mamamattifies niya yung face mo pero hindi niya gagawing sobrang dry. Dahil talagang nakakapag-moisturize itong products na to. At talagang ang lambot sa feeling pagka ginamit mo ito. And ito ay gently purifies and nourishes skin and remove oil, dirt, and makeup din. Magkakaiba lang yung variant at sa pagkakaibang skin type. So, micellar facial wash for oily skin extracted from freshly picked lemons naman to. So, sa lemons siya. It mattifying formula gently purifies and nourishes to remove excess oil from your skin. So, sobrang bango ng mga products na ito. And ito is meron ka ng 10 grams. Yes, 10 grams na to. So, ito yung mga binili ko. Yung nasa sachet lang yung binili ko kasi hindi ko din naman talaga siya as in madalas na pang araw-araw ko ginagamit. As in kapag ka meron lang makeup sa face ko, dun lang ako gumagamit na itong micellar facial wash. So, kasi before, ang ginagamit ko talaga is itong bonds. Ayan, ito yung ginagamit ko na micellar water pang tanggal ng makeup. Pero kapag pang full packan nga yung makeup ko, gumagamit ako ng itong micellar water and then bago ako maghilamos nito para talagang matanggal yung mga makeup sa aking face. So, ito nga is may 10 grams na siya and I think 18 pesos or 16. Hindi siya lalagpas sa 25 pesos, itong sachet na to. And matagal mo na rin siyang magagamit. And ito ay pwede nyo siyang mabili sa Watson, meron din sa Mercury Drug, meron din sa mga family, ha? Pure Gold Super 8. Doon ko siya nabili. Sa Super 8 ko to nabili. So, pagdating sa amoy neto, ay sobrang bango niya as in. Aloe vera ang aloe vera siya. Ayan siya. Color green siya na transparent. And konti lang nilagay mo, mabula na siya or okay na siya sa skin. Hindi naman siya sobrang bula na talagang magbabubbles. Hindi. Ganito siya kapag ka nilagay nyo siya, magaganyan siya. Yung white lang siya. So, Almoy Aloe Vera Extract talaga siya. Ito is talagang parang alam mo yun, ang klase-klase ng amoy niya. Ayan. Ito naman is color pink. Hindi niya masyadong makita yung pagka-pink niya, pero transparent siya na pink. So, ganyan siya. Amoy extract talaga siya ng petals. Medyo hawig siya dito sa pants. Medyo hawig yung amoy niya sa pants na brightening rose. Since brightening rose din kasi ito. So, ito naman is the Eskinol Clear Micellar Facial Wash. Ito is amoy talagang lemon siya as in.
clear na yellow. And ayan, madali talaga siya. Ganyan yung consistency niya. Pero depende naman sa skin type nyo. If you have a dry skin, dull skin, and oily skin, ayan, dun nyo ba pagbabasehan kung ano yung dapat nyo gamit. So, sobrang bango neto talaga ng tatlo rin. As in, sobrang amoy na amoy mo yung extract nila. So, sobrang moisture nito sa face and sobrang madulas lang siya. Mabula naman siya. Hindi siya yung mabula na talagang mabula na malalaki yung bula niya. Hindi. Hindi ako nag-micellar water pagka hindi naman ganun kadami yung makeup ko. So, ang dulas niya sa face. Sa kanilang directions for use kasi is squeeze a small amount of facial wash onto wet palm. So, talagang kailangan basain yung inyong palm or yung mga palad nyo and then doon nyo lalagay itong product. And then, work into a rich lather. Put the product onto your face and massage gently. So, gently nyo lang siya i-massage and avoid the eye area. So, ayan, i-avoid nyo yung eye area nyo para hindi magkaroon ng irritation sa inyong mga mata. Pagkatapos is banlawan na siya ng water and then, yan. So, kung minsan ginagamit ko is yung lemon extract or yung color yellow na for oily skin. Pero, ayan, tinry ko na silang tatlo. So, yan. I think okay na to. And, babanlawan ko na siya. So, okay, tapos na ako magbanlaw. As you can see sa aking face, ayan, talagang makikita mo na parang ang dulas niya pa. As in, guys, binanlawan ko na yan. And ganyan siya after mo siyang banlawan. Parang medyo meron pa siyang mga products. So, ayan. Yan, parang ang feeling fresh mo siya after mo siyang gamitin. Ayan, as in, parang ang linis-linis ng face mo. And talagang natanggal yung dirt mo. And as in, guys, wala akong naramdaman sa micellar facial wash. As in, hindi din ako tinubuan ng mga pimples or hindi ako nag-breakout. Pero yung feeling niya talaga ay sobrang linis ng mukha mo. Ganon, parang ang banat ng mukha mo after mo siyang banlawan. And ang moisturize ng skin mo. And sa 18 pesos or basta hindi siya tataas ng 25 pesos, sobrang sulit na rin ng pera mo kasi meron ka ng micellar facial wash. But for me, kapag medyo makapalan na yung makeup nyo, hindi siya makukuha sa isang hilamusan mo lang. Pwede gumamit ka ng micellar water and then bago ka mag-micellar facial wash para talagang malinis yung mukha mo. And talagang matanggal yung mga makeup sa face mo. So that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed this video. And don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. And abangan nyo rin yung aking mga ilalabas pa ng mga video na mga skincare product na reviews. And huwag kayong mahiyang mag-suggest ng mga skincare products na i-review. Hanggat kaya ko or kapag kaya ko, gagawin ko yung video na yun. And see you on my next video. Bye!